Magandang umaga mga idol, mga tutumainday, kaway-kaway! Yan, sa umagang ito, kasama po ulit natin for the second time si Sir Rick Lim. At dito po tayo sa Purok 14, Tinagakan, General Santos City. At kung napansin nyo po mga idol, kung napanood nyo po yung unang video natin sa management sa Sweet Corn, medyo maliit pa lang kasi yun sir, no? Hindi pa tapos. Ngayon, mga idol, tatanungin natin ang step-by-step process or guide sa pagtatanim ng sweet corn from tanim hanggang sa ma-harvest. Yan, hindi na ba sir? Okay lang ba? Okay. Kaway-kaway muna tayo dyan. Yan, pero bago ang lahat, may club shoutout pala sa ating idol, si Mayor Pax Ali Mangudadato, ang ating incoming governor ng Sultan Kudarat. Kaway-kaway po sa iyo, idol. Yan. Sir Clem, usually, ito ay tatanong natin para kompletong guide na po sa mga naga-sweet corn farming. Pwede ba natin ma-share, sir, kung ano, kumbaga, sa land preparation pa lang, ano ang land preparation natin sa pagtanim ng sweet corn? Siyempre, ang land preparation, makapatraktor, tapos kailangan ipa-crosswise mo talaga para yung lupa mas maano ba? Pulverize. Ah. Ayun. So after natin na ma-crosswise kasi ang sa tractor isang linya ganyan tapos i-crosswise pa. Cross. Tapos para ma-pulverize, after niyan mag-araro ba sir para sa taniman ng sweet corn? Oh, mag-araro na tapos magtanim na. Magtanim na ng sweet corn. Yan. So ang variety ng sweet corn natin po ngayon sir ay Macho F1 ng East West. Macho F1 ng East West. Yan. Sa mga curious, magkano ang isang kilo sir? Nang sa ngayon dito sa General Santos 24 ang isang kilo. Yoy, 2,400 po mga idol, mahal pala ano. Oh, pero yung isang kilo parang abot naman ng 7,000 piraso kernels. Kernels. Yan, so sobrang dami po mga idol. Usually sir, mga idol, ito po ay ilang hektarya yung sweet corn mo ngayon sir? Siguro ito mga aabot ng mga isang hektarya. Isang hektarya po mga idol. At saka ilang kilo ng sweet corn ang naitanim? Lima at kalahati ang seeds ko na nalagay dito. So limang kalahati mga idol. Ang isang kilo po niyan ay nasa 2,400. Yan. So sa pagtanim natin sir, after ilang weeks may activity tayo sa sweet corn natin? Mag-abono or pag-spray? 12 to 15 days. Paglagay na tayo ng first abono natin. Tapos pag-sikan. Dati 25 nagsika na ako. Uh-huh. Pero ngayon ginadirect ko na sa 30 days para kadalawa na lang ako mag-abono kasi ang abono natin ngayon, alam niyo naman na lumulubo na ang presyo. Mahal. Yan po mga idol ha. First, 12 to 13 days. 12 to 15. 12 to 15 days, dyan ang first abono. First abono. Tapos second abono ay 30 days na. 30 days na para tipid. Na lang, lisir na tayo sa abono kasi mahal. Mahal na masyado. Ayan. So sir, ang unang abono natin ay ano po? Ang ginamit ko lang dito ay yung ammonium sulfate na 2100 ang kanyang number. Tapos inaluan ko lang ng 1620 at saka 2100. Sa isang hektarya ilang sako ang nalagay mo? 6, tatlong sulfate, tatlong 1620 din. Ayun po mga idol ha, kompletong guide po yan sa pag-abono mga idol ha. Sa second abono natin o yung 30 days na sa share, ano naman po ang abono natin? Dalawang 1620, tatlong putas at dalawang sulfit na naman. Ayan, so dalawang 2100, dalawang 1620, tapos tatlong putas. Putas na 0060. Ayun, total of 7 na sako. 6 lang, 12 lahat. 12 lahat, 6. Ano ngayon ulit sir? Tatlong putas? Ang yung una-una, tatlong sulfate, tapos tatlong 1620. Okay, ano na yun? Pangalawa, dalawang sulfate, dalawang putas, at saka dalawang 1620. Dalawa-dalawa pala mga idol. So, total of 12 na sako. 12 sacks. Yan, siya mga idol ha. Sa fertilizer guide po yun siya mga idol ha.
Ngayon, pupunta tayo sa pest and disease control. Yan. Usually sir, ano yung mga peste at saka sakit ang na-encounter natin sa sweet corn? Kasi alam natin mga dul, sensitive siya sir, no? Sensitive sweet corn kasi sa dahon. Uh-oh. Parang madali siya maano ng fungus. Kaya ang ginagawa ko, mag-spray ako ng ano para pang fungicide. Tapos pag ano, minsan may ano din yung waya-waya. Uh-oh. Yung mga white flies. Yeah, may insecticide tayo. Hinahaluan ko na lang ng ano, yung cheese na insecticide ng ano. Ayan, so may insecticide. So mga idol, alamin natin kung yung step by step mula sa pagtanim sir, ano ba yung pinakauna mong na-apply sa spraying po? Yung disease, tapos hinaluan ko ng cheese kasi may nakita akong mga white flies para hindi sila mag-ano ba? Magdami. Oo. So this is at saka cheese na cheese, insecticide. Oh. Oy, para cheese. Tapos cheese na with, cheese. With ano, yung polycure ng beer crop science na pang fungicide. Dalawang insecticide at saka isang fungicide. Oh. Polycure ang yung fungicide, this is at saka cheese ang insecticide. Oh. Ilang days po yun sa sir na mula sa pagtanim yung pag-apply mo ng ganung gamot? Mga 20 days. 20 days after tanim, doon ka na mag-apply. Pag may makita kang yung may mga kagaya ng waya-waya, apply ka na kaagad kasi yung udlot ng mais, parang inaano ng waya-waya ba? Kakainin niya. Sisip-sipin niya doon ba? Doon sila nagtira. Nagtira doon sa ano, sa udlot ng mais. Doon din sila magdami ano. Oo. Yan po mga idol ha. Polycure, ano yun? Polycure. Polycure ang fungicide sa 20 days. This is ang insecticide at saka cheese na insecticide. Yan, after ng 20 days sir, ano ang next mo na application ng gamot? Mag-ikot-ikot para makita ko kung ano yung mga peste na dumadapo sa tanim. Kung anong mga peste, siyempre like sa corn borer. Yung Yubal na insecticide. Oh. Halimbawa dito sir sa itong sweet corn mo mismo, 'di ba sa 20 days yun ang inapply natin. Oh. After noon dito ano ang inapply mo po? Sa ngayon Yubal, na. Yung Yubal po. Oh, ngayon. Yubal. Yubal. Ilang days po yun sa after tanim? Estimate po. Nag-a-apply ako pag may makita akong ano yung ulod na paw. Full army worm. Kasi yung full army worm parang matigas siya patuksain ng ano ba? Yung ano lang na mga chemical. Pero yung Yubal, isang ano mo lang, isang application. Oh, puksa, mapuksa lahat. Ayun. So ilang email ba yung Yubal na inano mo sir na ina-apply? Sa isang ano, isang drum, 100 ml. 100 ml isang drum na 'yon. Oo. Tapos mga ilang drum ang magamit mo dito sa 1 hectare na sweet corn? Dito sa 1 hectare mga dalawa. So dalawang 100 ml din. Ayan. So pag may makita lang tayong mga uod at saka full army worm, doon ka nag-apply ng Yubal. Oo. Pag wala naman. Wala naman kasi yung produkto natin pag sobra ang apply natin ng chemical sa katawan din natin. Oh, pangit din, no? At least kung meron tayong makikita. Oh, siyempre, kinakain natin ang ano. Dapat healthy din ang mga kumakain. Yan siya mga idol ha. Kung wala naman pong mga ganong ano, peste, gaya ng full army worm, hindi na kailangan mag-spray kasi mag-spray. Para ang pagkain natin, okay. Healthy. Ba? Hindi kailangan sa chemical. Tama po yun siya mga idol. Pero yung sa maliit lang, at least kailangan yung prevention yung mga white flies para hindi naman ma-damage. Kasi may nga mga nag-criticize mga idol na pag nag-spray tayo ng insecticide, kala talaga nila lason na sa atin. So hindi nila alam na bata pa yung mga mais natin, na after how many days lang, 5 days, 6 days, wala na yung chemicals na yun sa punuan ng tanim. Usually, pag nag-ulan, mawawash out na. Diba sir? Importante sa ano, sa sweet corn, mga 2 weeks bago ka mag-harvest. Huwag ka nang mag-apply na mag-apply para masarap ang ano ba?
masarap ang lasa, kain walang chemicals na makakain ng mga consumers natin. Yan, tama po mga kasi idol. Kasi sabi nila yung sweet corn, parang ano daw ng chemical, pero siyempre sa iba siguro mga technology, pero sa akin, ganun lang sa akin. Sa ibang farmer, baka tagtan ng chemicals, siguro, pero sa iyo, hindi. Ayan. Kasi pag spray natin, pag ulan yan, ulan na yan eh. Kasi hindi naman siguro yan, iba yung kagaya sa mga talong na systemic talaga ano. Kasi sa yubal na ano, pangpuksa ng uod, parang isang ano lang, hindi na sila mag ano ba, hindi na babalik. Isang spray lang, wala nang babalik, wala ka nang makita ulit na natira. Kapag maganda ang timing sa ano, sa pag-spray mo. Yun, maganda ang timing. Usually ano ang magandang timing sa? Yung ganito, paglabas ng ano, ng bunga niya. Pag may makita kang ano, unahan mo na kay para hindi na sila makapasok. Ayan. So mga idol, na kwento po ni Sir Clem kanina na dito ka nag-spray mismo sa bunga, sir. Hindi ba? Diyan. Tama ba? Parang sinushoot 'yan kasi diyan nag-ano yung ano eh, yung mga ano ng uod. Dito nag-uumpisa. Pag ma-damage 'yan, reject na. Hindi na ano. Pag nakain ito ng uod. Kahit hindi nakain yung bunga, reject na 'yon, di ba? Pag ma-damage lang ang ano niya, yung nyang buhok. Buhok. So reject na po 'yan siya mga idol. Sir Clem, ano ba yung ano, sir? Usually yung mga full army worm, saan mo makikita, sa dahon ba or dito mismo sa bunga? Dito sa ano, sa buhok niya, tapos dito din sa ano. Tapos sa punuan. Dito din minsan. Pero parang wala ngayon. Parang wala naman, oh. Wala. Kasi yan. Buti. Oo. Yan, so mga idol, no. So dapat continuous ang monitoring talaga dito sa ano. At saka mga idol, may kakaibang technique sila Sir Clem sa pag-i-spray. Yan. Ito yung kanilang gamit, yung power hose sa pag-i-spray ng mga idol. Yan siya. So sir, pwede mo bang maituro sa amin kung ano yung technique mo sa pag-i-spray? Kasi ito mga idol, medyo mahirap na to siyang i-sprayhan kasi mataas na ano. At saka pag nag-spray ka dito, sigurado dami kang gasgas kasi matalim tong sigurado yung dahon. Dahon niya ay matalim. Ano yung technique mo, sir? Pwede mo bang maituro sa amin? Ang technique ko pag ano na yung paglabas na ng bunga, yung kanyang dahon, parang gina-down ko na. Take down. Para pag spray mo, hindi ka maano ng dahon. Hindi ka na matamaan. Kasi yung dahon parang ano sa mata mo. Baka masugat pa yung mata, no? Yan. Kagaya nito siya, mga idol. Ito, sample natin, mga idol. Dito po, mga idol. Tingnan nyo. So, dito, mga idol, ito yung hindi na takedown na mga dahon, sir. Yan. So, kung mag-spray ka dito, ito parang yung maranasan mo. Magpasok sa ano. Puro ka dahon dito. So, sa gabal. At the same time, madidisturb yung pollination ng mais. So, unlike dito sa ginawa ni Sir Clem, mga idol, ito, may take down niya yung mga dahon. Yan, may na-take down niya, no? So, pag nag-spray dito, walang sagabal na mga dahon. Dyan. Yan. Tapos, hindi din matatamaan yung mata mo. Usually, sir, ang sa ilalim, hindi na kailangan i-take down. Hindi na kailangan. Yung dito lang sa mukha. Level lang sa ano, sa mukha ng sprayman. Dito na yun ang pag-i-spray, no? Pag ganun lang, Yan, so maganda. At saka, mga idol, dito mismo, ito yung pinakagitna ng kanilang maisan. So, ang sabi ni Sir Riclem, pag doon tayo sa dulo, masyadong mahaba ang power hose na gagamitin. Pag hila-hila mo, parang hindi ka abot sa dulo kasi mabigat, no? Mabigat. So, ang ginawa nyo? Gihati ko sa ano, halos abot mo nito ng 200 meters. Gihati ko sa 50-50 para yung paghila ng hose masyadong ano lang ba? Magaan lang. So kaya dito siya, no? Pag ano nito, halimbawa dito ang linya, pagpunta mo doon, sir, dalawang linya ang i-shoot mo. Dalawang linya, ganyan. Pagpabalik naman, dalawa naman dito. Ayan, dalawa. Tapos, naman dito. Lipat na naman ka. Dito na naman sa kabila ulit. Dito sa kabila. Kaya at least, kung 200 meters lang dito, ang mapapasukan mo lang, 100 meters sa kabila, 100 meters sa kabila. 50 sa kabila, 50 din. Doon, lipat na naman doon sa, ano? Dalawang division. Dalawang division. So 50 lang yun dito, kaya medyo maiksi. At saka 50 din dito, mga idol. Yan, so yan na po tayo, mga idol. Ganun po ang technique sa pag-spray. Kasi may iba nahihirapan eh. Even sa ano, sir, even knapsack sprayer lang ginagamit, pwede itong technique mo na
idadown ang dahon ng mais pag lumabas ng bunga. Oo. Pag lumabas ng bunga, pwede na siyang idadown kasi para yung pag-spray mo, hindi parang hindi sagabal sa ano ba? Pag, sa sprayer. Oo, pagpatama mo ng ano sa mga piste na nandito sa loob ng mais. Oo. Sir, i-clarify ko lang kasi ako baguhan din dito mga idol. Sa paglabas ng bunga, may buhok na ba or wala pa pag down mo ng dahon? Pag may makita ka na ganito. Ganitong buhok? Ano pwede na ma-down? Okay na siya. Kahit na ganito pa lang ganito, pwede na ito kasi hindi naman siya mag-ano, hindi naman ma-ano yung bunga niya. Hindi pag, na mapiktuhan? Pag hindi lang maputol yung ano niya, dahon. Parang i-ano mo lang ba, i-down mo lang. Oo. Hindi mo lang mabangga. Pag maputol, sigurado damage talaga. Oo. Eh wala naman siyang ano. Parang wala na siyang ano dito ba? Supply. Oo. Supply ng nutrients. Oo. Ayun, so possible na medyo hindi umbok kumaga ang laman ng parang ano, nipis. Oo. Hindi solid. Oo. Ayun, so tapos na po tayo diyan mga idol sa pag-spray. So pupunta na po tayo sa kitaan. Ayan, ready na ba tayo, sir? Ayan, siyempre mga idol, bago tayo magtatanim, alamin muna natin kung magkano din ang kinikita sa sweet corn farming. Tama ba, sir? Oo. So dito, sir, sa ano mo, sa sweet corn, sa isang hektarya, usually itatanong pala namin muna, ilang days bago ma-harvest? 68 days, pwede na ka mag, ano, yung parang mag-picking ba yung magkuha. Selection? Oo, selection ka na. Nang harvest? Oo, kasi may early maturing. May late maturing din. So, up to ilang days po, sir, pwede siya natin ma-harvest? Pinaka-late? Pinaka-late, 73. Kasi pag umabot siya ng 75, parang wala nang, ano, mawala na yung sweet niya. Ah, yung sweetness ng sweet corn. Parang mababa. Tabang na siya ba? Oo, medyo mababa na yun mga idol. So, 68 to 73 days ang perfect time perfect sa pag-harvest. 68 days yung selection. Pinaka-late, 73 days. 73. Yan siya mga idol ha. So sir, sa isang hektarya ng sweet corn, usually kasi nakailang sweet corn harvest ka na, ilan ang gastos? Halimbawa itong sweet corn mo mismo ha, ilan ang gastos mo po? Isang hektarya? Ito halos umaabot ng 40,000. 40,000 average? Mag-average na ng 40 kasi 36. Parang siyempre may ano ka pa dito, may parang silip-silipin mo, parang baka may kulang. Oh, baka may makita ka pang mga ano. Anuhan mo naman yung applyan na naman para ano talaga. Good ang quality ng produkto. Ayan. So ito siya ay 36,000 pa lang. Oo. So usually diyan ka nag-average sa 40,000. Oh, 40. Sa isang hektarya po yan siya mga idol. At saka sir, sa ano mo, ito siya, usually ganitong stage, ilang days nga ito? Ito siguro mga 55 days. Oo. Ito siya, at ilang days na lang pwede nating ma-harvest? Mga 13, no? O, mga 13 days. 13 days pwede na itong ma-harvest, at balik tayo dito mga idol. At saka, sir, usually, sa isang hektarya, ilan ang kinikita sa sweet corn? Ano sa kitaan sa isang hektarya, pag maganda yung tubo ng mais mo, walang stock rat, yung stock rat, kasi yung stock rat kahit na nagabunga na siya, pag matamaan ka ng stock rat, sayang talaga, parang madamage, kasi ano siya, ipatay na siya. Pag perfect, kagaya nito, parang hindi ka naman bababa siguro sa ano, yung 200,000 sa isang hektarya. Oo. Yan. So, 200,000 po mga idol. At saka ang gastos, average 40. Oo, 40. Usually, ang net profit, nasa 160,000 per hektar. 68 to 73 days lang yan, no? Iba kasi sa mais na commercial mga idol, kasi umabot ng 120 or 3 months. Oo. Dito, more than 2 months lang. Oo. 2 months at saka 10 days, I think. Harvest na. At saka sir, halimbawa dito sa ano mo, sa sweet corn mo po, ang presyuhan, paano po yun sa binibenta? Ang dito sa amin, magbili sa amin tag
City ang ano, yung isang piraso ng ano, mais. Ah, isang piraso ng bunga, 7 pesos. Oh, 7 pesos. Regardless kung... Sa class A, 7. 5 pesos din ang yung C. Yung 7 pesos, yun ba yung malalaki? Oo. Tapos yung C, ano ba yun sa C? Yung ano, yung regular size na mas, ano pa siya, maliit kunti. Mas C na siya, 5 pesos na. 5 pesos. Pero usually, yung class C na 5 pesos, sa isang kilo, may ilang piraso yun? Mga 3 siguro. 3 piraso isang kilo nun. Yung sa class A naman, yung 7 pesos, sa isang kilo, ilang piraso? Isang kilo, siguro sa isa. Sa isa, mga 0.6 na ito eh. 0.7 o. Pag dalawa, halos aabot na siya ng isa't kalahati. Oh, pero shitty lang siya, ano? Oh. Pero sa market, mga idol, nasa 30 pesos ang kilo ng sweet corn. Oo. Oh. Yan, pero siguro, siyempre ginansya din nila. Siguro, sa iba siguro, hindi ko alam. Dito kasi sa amin, ganun ang bilihan. Buhan ng bilihan ba? Oo. Oh. So yun po mga idol, ang klase or nasa 700 grams to 750 grams, oh, nasa 7 pesos. Ang class C naman, 3 piraso, 1 kilo. Oo. Yun yung sizing niya mga idol. At saka, sir, sa ano, pagkakaalam ko, itong tangkay, after harvest, binibinta din, di ba? Oo. Magkano ang bilihan, sir? Binibili ito ng 30 centavos yung ano, per kilo. Per kilo. Ayan. So maliban pala sa bunga, may kita ka rin pala may sa dito. May kita din ang, yung ano niya, yung stock. Yung stock niya. Magkano sa isang hektarya? Siguro sa isang hektarya, aabot ng ano, mga 4,000 kilos. Sa pera, magkano? Siguro sa pera, dyan lang sa mga 2,000 or 2,700. Mga 2,000 to 2,700. Pang ano na lang yun. Parang pangbayad mo na ng pagpa ano naman, araro. Traktor? Oo, pag-traktor. Para savings yun, savings. Kasi dito siya, sa sweet corn mga idol, iba sa commercial rice. Ang commercial rice, maliban sa 120 days bago siya harvest, magbabayad ka ng harvester mo doon. Oo. Dito sa sweet corn, ano ang style? Yung buyer namin, sila na yung nag-harvest kasi alam nila yung ano eh, yung... Reject? Hindi, yung parang ano na sa edad niya ba, yung maganda na siya kainin. Ah, yung kung perfect na siya, oh, kung selection pa siya, or hindi pa sa selection. Selection pa. Ayan, so walang gasto sa sweet corn farming mga idol ang pag-harvest. Oh. Depende sa buyer siguro, ano? Depende siguro sa buyer. Ayan, so sobrang dami po mga idol. At saka, summarize natin sa kitaan ha, nasa 200,000 average ang isang hektarya. Sa presyong 7 pesos pag class A, 5 pesos pag class C. At saka usually ang gastos mo 36,000 pero nag-average ng 40,000 sa isang hektarya sa loob ng 68 to 72 days. Ang sa ngayon siguro nag 36 siya kasi nag ano ako ng abono eh kasi parang di ano kong abono bagi nag-reduce. Oh, nag-reduce ako kasi alam mo naman mahal ang abono. Yan. Pero doon sa 36,000 mga idol, usually nasa 15,000 na yung seeds mo doon, no? Oo. Yan, 15,000. So sa abono, nasa siguro mga 10,000, 20,000 plus labor at saka tractor lang, no? So hindi ba masyadong kapagod, sir, ang sweet corn farming? Hindi man, parang ako ganit. Dati rice farmer ako. Oo. Parang naano na ako ngayon sa sweet corn kasi parang masaya ba pag harvest, maraming tao. Malaki ang kitaan. Oo. Tapos... Dali lang ba yung 70 days lang harvest na? Oh, harvest. Tapos pagkatapos bilhin din ng ano yung stock niya. Ng, ano, pagkatapos tanim na naman. Oh, parang, ano mabilisan. Ba? Oh, mabilisan ba? Kasi almost 2 months lang. Pag tanim mo ng pag harvest mo ng usually pinakalit 73 days, afternoon 1 week lang pahinga, pwede mo nang araruin ulit. Oh, araruin tapos para yung mga bakterya ano ba? Decompose. Parang, oh, decompose. So, tapos, pag na-decompose na, land preparation ka na ulit. Another sweet corn na naman. Na naman. Yan, panalo mga doon. Pwede bang walang crop rotation dito, sir? Sweet corn ka lang continuous? Pwede, pero depende naman sa yung study ng ano eh. Sa ano mo yung... Area. Oh, technology mo na ano, ina-apply mo dito. Kasi yung mag-rotation ka,
parang naano na ako kasi sa sweet corn, parang love mo na. Oo. Kasi sweet eh. Ayan, hindi lang sweet yung income. Masyadong matamis. Ayan. So imagine mo mga idol, 200,000 kahit palagay lang natin nasa 150,000 ang income mo in more than 2 months lang, no? So palagay natin 3 months na lang yung cycle mo kasi ang natirang 3 weeks land preparation yun. So almost every 3 months harvest. Every 3 months harvest pag mabilisan. Pag mabilisan. At saka hindi ba bumababa ang presyo sa sweet corn? Hindi naman. Parang sa sweet corn walang ano. Parang hindi siya nag-ano sa presyo ba? Steady talaga. Steady. Mula last year, ganun ang presyo na bili. Simula pag ano, pag start ko ng sweet corn hanggang ngayon. Ganun talaga ang bili? Oo. So panalo? Panalo talaga. Kasi ayun, parang lamang ka sa ibang ano tanim kasi yung iba. Ano ba? Taas baba. Taas baba, ano? Taas baba. Ayun ang advantage sa sweet corn farming mga idol. Kasi sa gulay, si Reclaim, no, sa gulay pwedeng marami kang harvest pero mababa ang presyo. Tapos pwedeng marami kang harvest pag sinuwerte mataas ang presyo, instant din nakita. Pero sa sweet corn at least so medyo malabo ang failure sa presyo. Failure ka na lang kapag kulang yung ano mo, yung maintenance. Maintain mo doon sa ano, sa area mo na ano. Pero sa presyo, walang failure. Walang failure talaga. Ayan, so sobrang ganda po mga idol. Sir, may ma-advise ka ba sa ating mga ka-farmers, lalo na yung mga nag-sweet corn farming, ano po ang masasabi nyo po? Ang masasabi ko lang doon sa mga ka-sweet corn, kailangan lang talaga yung ano pa, simula pag tanim, ano lang yung supervise na talaga para ma-monitor yung ano ng tanim. Yun, constant monitoring lang para ma-monitor yung paglaki ng tanim. Ganun lang kay kasi para ano ba? Kay kung hindi mo ma-monitor, parang sayang lang pag ano mo ba yung pagtanim mo. At saka pagod financing, sayang lang. Sayang. At saka yung seeds kasi mahal po ang seeds niya mga idol. Sir, may mga nakaka-inspire ka bang istorya or advice sa ibang gusto ding mag-farming? Yung hindi pa nakaano ng sweet corn, kailangan bago kayo magtanim. Ano talaga yung parang sure ball talaga kay kasi yung binhi pa lang napaka-mahal na. So dapat mayroon silang makakalaman. Bago magano, bago magpasok sa sweet corn, nakaano ba yung nakatanong-tanong na para hindi siya maano. Hindi sila kumbaga trial and error. At saka dapat may market din na bibili ano. Ang sweet corn parang ano naman, parang hindi na ano sa market kasi marami nang ano bumibili ng sweet corn ngayon. Okay, even sa palengke ano. So sir, may masasabi ka pa ba? Wala na. Parang wala. Naubos na. Ayan. So maraming salamat po mga idol. Sana po marami po tayong natutunan mula kay Sir Reclaim dito sa Purok 14. At saka kung paano natin alagaan ang ating sweet corn from tanim hanggang sa ma-harvest na. At saka siyempre nalaman din natin kung magkano ang kitaan, kung paano ang mga technique sa pag-spray. At saka mga idol, don't forget mga idol na i-subscribe ang aming channel. At saka isa naming channel ang Traveling Boots. At saka huwag din kalimutang i-like, mag-comment at saka i-share ang ating video. At saka i-click na rin yung notification bell para marami pa po kayong videos na mapanood sa aming channel. At saka mga updates, guide at saka mga iba't ibang discarte ng ating mga farmer experts sa pagtatanim. Happy farming po mga idol! Kaway-kaway tayo dyan sir. Bye-bye!